Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging mensahe ni James Harden sa pagbagsak ng kanyang ratings sa NBA 2K. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga na po agad ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Luka Doncic. Alam naman nga po ninyo mga katrops, nakabilang nga po sa mga manlalaro ng Los Angeles Clippers na merong napakalaking impact sa kanilang team ay si James Harden na siyang nagli-lead sa kanilang opensa sa kanilang bawat laro. Ngunit sa kabila nga po niyan ay marami para naman nga pong nagmamaliit sa kanyang kakayahan. Sa katunayan, base nga po sa inalabas na balita ngayong araw, bumagsak na nga po sa 84 ang kanyang rating sa laro na NBA 2K25. Yes, simula nga po sa pagkakaroon nito ng rating na 89 last year, ay bumagsak nga po ito sa 5 points na nangangahulugan na paunti-unti na nga pong humihina ang kanyang laro at performance, lalo pat ito na nga pong pinakamababang ratings na kanyang nakuha simula pa noong 2012. Pero sa kabila nga po niyan ay wala rin naman nga po ditong pakialam si James Harden at hindi rin naman nga po siya dito nababahala since alam nga po niya kung ano ang kanyang kayang gawin. Ipapakita at papatunayan na lamang adap po niya sa loob ng court next season na maling-mali ang pagbibigay sa kanya ng mababang ratings. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po agad ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Luka Doncic. Kumalat na nga po mga katrop sa social media ang inilabas na balita ngayong araw ni Kevin O'Connor ng The Ringer na si Luka Doncic nga na po ang pinaka-target na bagong superstar na kukunin ng Lakers bilang pamalit kay LeBron James kapag nagretiro na ito sa NBA sa mga susunod na taon. Alam nga po nila na kung sakali mang hindi makakuha si Doncic ng kampiyonato sa Mavs, ay maaari nga po ito na mag-request ng trade at kapag nangyari nga po iyan ay ito na nga po ang pagkakataon ng Lakers para kunin siya sa mga susunod na taon sa NBA. Ito na rin naman nga po ang mismong rason bakit hindi nga po nila itinrade ngayon ang ilan sa kanilang mga future first round pick ngayong offseason. Ngunit ilang oras lamang nga po ang nakakalipas ay agad rin naman nga po itong pinasinungalingan ng mismong Lakers since alam nga po nila na hinding-hindi bibitawan ng Dallas Mavericks si Luka Doncic. Isa pa, wala rin naman nga po silang kakayahan upang makuha nila ito sa pamamagitan ng isang trade. Kaya dahil nga po dyan ay kine-question na nga po ng mga fans ang kredibilidad ng media at maging mga NBA analyst since halos lahat nga po ng mga malalaking superstar sa NBA ay idinidikit nga po nila parati sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.